3 thumbs up, kita mo naman. Kung nakita mo lang yung mission control natin, hindi lang 2 thumbs up, 3 thumbs up pa from Supreme Commander, si April at saka si Eli. Doc Jean, you're back. Yes pa, apa, apa. Sige, tuloy mo yung sinasabi mo. Yes po, yung Centers for Disease Control, Neurology Center, well, on paper, they look good. Ang question po talaga, parang walang malino na comprehensive plan to improve health access to healthcare. Yung access ng taong bayan sa serbisyong pangkalusugan, ang nabanggit nga po doon, specialty center, specialty hospitals, ano, panaka-naka po yan, parang piecemeal eh, yung bagang patsi-patsi na natugon. Wala tayong narinig na pagpapalakas ng healthcare system natin sa isang sistematiko at komprehensibong paraan. Yun po yung hinahanap-hanap mo. Lang yung sagot po doon eh. Very broad strokes na hindi clear kung paano gagawin at saka kung how they connect with each other po. Okay, partner. Oo, pero kung kayo po ang tatanungin, ano yung gusto nyong narinig? If you're saying na broad strokes ang linatala ng Pangulo, ano ang gusto nyong dapat detalye? Well, immediately po sana yung concern ng health workers. We don't have enough health workers in many of our health facilities. That's one. Pangalawa po, kung gusto talaga niyang tugunan yung access sa serbisyong pangkalusugan, hindi po automatic hospital ang mukha ng serbisyong pangkalusugan sa Pilipinas. Mas mahalaga po yung mga health centers, palakasin po siya, yung RHUs, mga barangay health centers, yun po yung susi talaga dun eh. At kahit po may mga bagong facilities, again, ang problem po natin ay may sapat bang tao dyan? Yung kalagayan ng health workers, may sapat bang plantilya na idadagdag? Yun po yung isang problema dun eh. Meron kang reserve, medical reserve corps, pero yung sapat na dami ng plantilya positions ng hinahire ng gobyerno na health workers, kulang. So kahit yung dalawa pong yun na usapin, ano po, may disconnect. For instance, sa DOH at sa local government, how to make sure that yung mga tao po natin ay may mapupuntahan. Dr. Nesperos, ito bang pag-capacitate ng barangay health workers, tingin nyo po ba ito ay isang low-hanging fruit na madaling magagampanan ng gobyerno? Opo. Ang barangay health workers po ay may mahalagang papel na ginagampanan. That's true. And right now, sa gitna ng pandemya, malaki po yung papel nila. Pero kahit na po na may barangay health workers, yung mismong health workers na health professionals, nurses, doctors, dentists, midwives, and other health professionals po, yan kulang na kulang po tayo at all levels of our healthcare system. Yun po yung kailangan dagdagan doon. Lalo pa sa antas ng LGU, how they're hiring, kasi po ang program ng gobyerno ngayon is deployment, puro deployment, short term, 2 years, 3 years. Sa nurses, every year silang nagre-renew ng contract. That should not be the case. We should have a more long-term hiring program. Imbis na deployment, employment po. Yun po yung isang panawagan dyan. Okay. Doc Jean, we thank you so much. Ha. Kahit po maikli lang yung oras na kami po ay pinaulakan mo. Okay, maraming salamat. Salamat po. Thank you very much po. Maganda umaga. Thanks, Doc. Good morning.